Si Rubabel at Zacarias, September 20. Pinalakas ng Espiritu. Noon, ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagsalita ng propesya sa mga Hudyo na nasa Juda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namumuno sa kanila. Nang magkagayoy tumindig si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Jeshua na anak ni Josadak at sinimulang itayong muli ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na tumulong sa kanila. Esdra, Kapitulo 5, Versikulo 1 hanggang 2. Sa muling pagtatayo ng tahanan ng Panginoon, napaliligiran si Zerubbabel ng maraming kahirapan. Nang nakaraang mga taon, ang mga kaaway ay pinanlupaypay ng mga tao ng lupain ang taong bayan ng Juda at tinakot silang magtayo at pinatigil nila sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan. Esdra, Kapitulo 4, Versikulo 4, 23. Ngunit namagitan ang Panginoon para sa mga tapat na mga tagapagtayo at ngayon ay nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang propeta, si Zacarias, tungo kay Zerubbabel, na nagsasabing, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano ka, o malaking bundok? Sa harapan ni Zerubbabel ay magiging kapatagan ka, at kanyang ilalagay ang pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya-biyaya sa kanya. Zacarias Kapitulo 4, Versikulo 6 hanggang 7. Sa buong kasaysayan ng bayan ng Diyos, ang malalaking mga bundok ng kahirapan, na parang hindi malulutas, ay naglaho sa harapan niya ang umuusad sa pagbubukas ng pagkakaloob ng Diyos. Ang gayong mga hadlang para magpatuloy ay pinahihintulutan ng Panginoon bilang pagsubok sa pananampalataya. Kapag nababakuran tayo sa bawat gilid, ito ang oras higit kaysa iba pa na magtiwala sa Diyos at sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu. Hindi tayo lalakad sa sarili nating kalakasan, sa halip ay sa kalakasan ng Panginoong Diyos ng Israel. Isang kahangalan na magtiwala sa tao o gawing bisig ang laman. Dapat tayong magtiwala kay Jehovah, sapagkat sa Kanya ay may walang hanggang kalakasan. Ang isa, na bilang tugon sa salita at gawa ng pananampalataya, ginawang patag ang daan sa harapan ni Zerubbabel, ay magagawang alisin ang lahat ng hadlang na binalangkas ni Satanas para pisilin ang paglago ng kanyang gawain. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng nagpepreserbang pananampalataya, maaalis ang lahat ng bundok ng kahirapan. Minsan ay sinasanay ng Diyos ang kanyang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa panghihina at tila kabiguan. Kanyang layunin na kanilang matutuhang masanay sa kahirapan. Kanyang sinisikap na pasiglahin sila, taglay ang determinasyong gawin ang lahat ng tila kabiguan na maging isang tagumpay. Preview and Herald, January 16, 1908.